Ituturo ko po sa inyo kung paano paramihin at alagaan ang baby rubber plant. Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video po ito, ituturo ko po sa inyo kung paano alagaan at paramihin ang baby rubber plant. Ito po yung baby rubber plant. Ito po yung rubber plant, Ficus elastica. Siguro po sa mga susunod na video natin na itatalakayin natin kung paano siya alagaan at paramihin. Kaya abangan po ninyo yan. Sa ngayon po, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Ito po yung baby rubber plant. Kita pa naman siguro ninyo yung kanilang similarity, kaya ganun yung tawag sa kanila. Medyo ito po maliliit yung dahon, pero mahalos magkasing kulay naman po dito sa ating Ficus elastica o rubber plant. So ano po ba yung tawag dito? Tinatawag rin po itong money plant ng iba. Ayan. So papakita po natin kung paano ito paramihin at alagaan. Ito po yung aking original na rubber plant. Napansin po ninyo, meron po akong mga pinagputulan dito. Nag-prune po ako noong nakaraan. Tapos lahat po ng mga pinagputulan ko, akin pong nilagay sa lupa at pinatubo po sila. Anong klaseng lupa po ba ang gagamitin natin dito sa baby rubber plant? Kahit ano nga po, kung ano po yung available sa inyo, hindi naman po kasi talaga maselan itong halaman na ito. Kahit nga po hindi nyo rin lagyan ng fertilizer, basta nakalagay siya sa lupa na hindi masyado siya nababasa, wala naman pong problema. Hindi po maselan itong halaman na ito. Napakadali niyang alagaan at napakadali rin paramihin. Ito na po sila ngayon. Sa lahat po ng aking mga itinanim sa lupa, lahat po sila nag-ugat. Meron po ditong isang nabakante, baka po natanong nyo kung bakit. Ito po kasing isang ito ay lagi nababasa. Kaya po yung nakatanim dito na cutting ay naputol po at nahulog. Pero wala naman pong problema kasi ito po yun. Ito pong cutting na ito, yun po yung naputol dito. Kasi ito pong rubber plant or baby rubber plant, magaling po siyang mag-alaga sa sarili niya. Pag napapansin po niya na medyo hindi na ideal yung condition na pinakalakihan niya, pinuputol po niya yung sarili niya para hindi po tuloy mabulok yung kanyang stem. Ang nangyari po, nabulok po yung root system dito at sinarado po nung kinut off po nung halaman yung sarili niya mula dito sa masyadong basang medium. At yung pong cutting, nahulog lang. At nung napansin ko po, tinanim ko po dito. At napansin po ninyo, ayan. Ito po siguro yun. Ayan, ito po yun. Hindi pa rin po siya patay. Wala po siyang ugat. Pero dito po siya naputol. Kumpara po natin, ito pong isa, may ugat po ito na matindi. Pero ito po, wala naman po itong problema. Bagamat nabunot ko po, itatanim ko lang po ulit. At ako po ay mataas ang kumpiyansa na mag-uugat siya. Ito po kasing mga rubber plant, napakadali po nitong alagaan at paramihin. Ito po ay pwede indoors. Sa katunayan, kapag nilabas po ninyo siya at masyado siya naaarawan, masusunog po yung dahon kagaya po na nangyayari dito. So mas maganda po sa lugar na hindi masyado naaarawan. Filtered sunlight lang po ay sapat na. Paano naman po yung dilig? Pag magdidilig po, intayin po ninyo matuyo yung medium bago po ninyo diligan ulit. Kasi kapag po masyadong malimit ang dilig natin, kagaya nga po nitong isang ito, naampiasan po kasi andito po siya, lagi po siya nababasa at hindi natutuyo yung medium. Kaya po nag-disengage yung, kumbaga, nag-disengage yung ating cutting para po hindi siya tuloy ang mamatay doon at mabulok. Yan po. Ito po lahat na ito, may mga ugat na. Tapos, bihira ko rin po talaga siyang diligan. Gaano po kalimit ang dilig? Hindi po regular. Kung kailan po ninyo mapapansin na tuyo na yung medium, saka po ninyo diligan. Mas safe po yun kesa palagian at regular kayo magdilig. Tapos, paano po ba ninyo malalaman na kailangan na ng dilig ng ating halaman? Mapapansin po ninyo yun kasi yung pong kanyang dahon, meron pong senyalis ng konting pagalanta. Pero bagaman po matagalan na siyang ganun yung condition at hindi nyo dinidiligan, hindi naman po siya mamamatay. Basta po napansin nyo na kailangan niya ng dilig, ay diligan po ninyo. Mas mainam po na kulang ang dilig kaysa sobra-sobra ang dilig. Hindi po siya namamatay sa kulang sa dilig. Pero kapag po nasosobrahan tayo ng dilig, hindi rin naman po siya mamamatay. Pero kapag po palagi yan nagdidilig, mapuputol po siya gaya nga po nung nabahagi ko sa inyo kanina. So, paano po ba ito paramihin? Ako, napakadali lang po. Wala po kayong special na dapat gawin. Puputol lang po kayo kahit saan. Kagaya po nito. Ito po, cutting na ito. Wala na po kayong ibang dapat gawin. Kahit ilagay nyo na po ito sa lupa, pwede na. Pero para lang po mas maganda, tanggalin po natin itong mga dahon na sa baba. Tapos, saka po natin siya ibaon dito. Wala naman po itong problema.
Yan. Ganyan lang po siya kadali. Tapos, pagkatapos po ninyo siyang ilipat, ang marirecommend ako po, huwag po ninyo siyang diligan. Didiligan lang po ninyo siya kapag napansin nyo na nakaugat na siya. Gaano po katagal yun? Inaabot po ng mga 3 hanggang 1 buwan. Mapapansin nyo po may ugat na siya at yun po, sa pagkakataon na yun, pwede na po ninyo siyang diligan. Kasi po, kapag wala pa po siyang ugat, tapos dinidiligan natin, ay mas nakakasama po sa kanya, lalong hindi po siya makapag-establish ng kanyang ugat. Ganyan lang po, yan lang po yung rubber plant. Tapos meron po ako dito mga karagdagan na rubber plant. Ito po ay nakuha ng asawa ko, inuwi po niya galing Baguio. Nahingi po siya ng cutting doon sa lugar na tinutuluyan nila. Kaya ito po, subukan rin po natin itanim. Medyo kakaiba nga po yung kulay nito. Hindi ko po sigurado kung ito'y kapareha lang nitong variety na meron ako. Kasi may, pansin po ninyo, mapula po yung stem. Pero palagi ko, yan po ay dahil malamig ang klima dun sa Baguio. Kaya po, meron siyang stress coloring. Malaki po ang kumpiyansa ko na magkapareho lang po itong dalawang ito. Pero kung hindi man po, ay wala naman po yung problema. So, maliit ko po itong project. Kaya napansin po ninyo, meron po akong 2 bungkus dito. Maliit na project kasi meron po akong gustong regaluhan ng ganitong klaseng halaman. Kasi balita ko po, nagkakaroon po siya ng problema ng sa pag-aalaga at pagpapalaki ng halaman. Eh, palagay ko po kapag naranasan niya kung paano alagaan itong rubber plant ay matutuwa siya sa kanyang gardening skills. Dahil hindi niya po ito kayang patayin. Kahit gaano pa po siya kabaguhan o kahit gaano pa po kapabaya yung gagawin yung pag-aalaga dito sa halaman na ito. Ayan. Ito pong mga natitirang cutting, siguro po sa mga susunod na video natin ito gagawin. Kaya kung gusto po ninyo mapanood kung paano i-transplant o patubuin itong mga cutting na ito, ay inaanyahan ko po kayo mag-subscribe sa Happy Growers Channel para hindi po ninyo mamiss yung video na yan. Ayan, sana po yung naging kapakipainabang yung ating talakayan tungkol sa pagpaparami at pagpapalaki ng baby rubber plant. Kung meron pa po kayong mga karagdagang mga tanong, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng comment sa ibaba. Sinisikap ko pong sagutin lahat ng mga tanong dito po sa Happy Growers Channel. Muli po, ako po si Marco. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy growing po at ingat po kayo.